ang ilang kiddie vloggers ang madalas na content ang kanilang mga laruan. Ibahin nyo ang batang ito. Ang lagi niyang topic, ang mga ibinibenta nilang kabaong. Oh guys, pwede na kayo magpa-reserba. Charot lang. Kami na lang po magsusupply sa inyong kabaong. Di po kayo magsisisip sa mga gawa namin. May semi-imported ataol. Naka-swim bar po siya. Kita ko po yung loob sa inyo. Comfortambig po kayo dyan. At meron ding mga oversized. Papakita po ni Daddy sa loob. Pwede ba po ang ganda? May pa-tour pa nga siya. Guys, ito po yung negosyo namin. Gumagawa po kami ng kabaong. At nagsaservice din po kami sa patay. Pasilip sa kanilang delivery. Hello guys! May dala po kaming kabaong. Kasi magkikita po kami ng customer namin. At may pa-live Q&A pa. Hindi po ako natatakot sa mga kabaong. Kasi po, hindi pa po ito nagamit. Nakakatakot o nakakata-cute? Taga rito sa Tinaguri ang Casket Capital of the Philippines sa Santo Tomas, Pampanga, ang ating bulilit vlogger, ang 7 taong gulang na si Chantal. Hello guys! So ito po pala yung mga gawa naming kabaong. Quality po ito. Order na po kayo. Ang mga kabaong na ibinibenta ni Chantal, negosyo talaga ng kanyang Daddy Jomari at Mommy Grace. Madaldal po ako sa school. Paglaki ko po, gusto ko pong maging artista. Kaya nagdesisyon silang gawan si Chantal ng vlogs. Hello guys! Simula po nung nag-vlog siya, marami nang nakakapansin sa kanya. Ang tawag pa nga po ng iba sa kanya, hello guys eh. Hello guys! At dahil madalas kasama si Chantal sa pagawaan nila ng kabaong, ito na rin ang madalas niyang content. Wow, ang ganda! Naglalaro po sila ng sa kabaong noon. Eh, ang dami pong natuwa noon sa video na yon. Hindi po ako natatakot sa mga kabaong kasi hindi pa po ito nagamit. Nariyang rumampa at sumayaw-sayaw si Chantal sa mga kabaong. Sinakyan din niya ito nung minsang namigay sila ng relief goods. Bonggaya pa mo yung bang kami. Gold na gold ya. Pwede na yung isang la. O, charot lang, guys. Comment na kayo agad. Sabihin mo, hello, guys. Hello, guys. Bago ko po siya videohin, tinuturuan ko na po siya kung ano yung sasabihin niya. Minsan ako yung nag-iisip ng salita ko. Pero meron ding ilang hindi natutuwa. Naku, pati bata, endorse na lang at all. Bibi, wala pong maganda sa kabaong. Bakit siya yung nag-work para sa amin? Sa pagbablog naman po ni Chantal, nakasubaybay naman po kami. Huwag po kayo sana magalit. Hindi ko naman po kayo sinusundo. Yung mga nagbabash po sa mga comment, hindi ko po sila bate. Masaya po ako nakatulong kay Mommy at Daddy. Pero salamat daw kay Chantal. Ang dating naghihingalo na nilang negosyo, muli raw nabuhay. Ang dami kasing nakasira na kabaong kasi sa bagyo. Nagsunod-sunod po yung mga order namin noon. Nung hindi pa po nag-i-start mag-vlog si Chantal, nakakagawa po kami ng kabaong na 30 to 40 na kabaong a week. Ngayon po, nagbe-vlog na siya. Hanggang 60 po, nagagawa na namin per week lang. Nadagdagan po ng 5 coronaryang customer ang business namin. Nakapagpundar na rin daw sila. Ito po yung tinitira namin ngayon. Ito po yung bagong bilin naming lupa. Bagong pagawaan po ito. Kali last year po, nagka-sariling purinarya na po kami. Kumikita po kami sa mga kabaong. Ito po yung nagbubuhay sa amin. Paglaki ko po, itutuloy ko po yung negosyo ng papa ko at nanay ko. Oh, nabubuhay ba ang dugo ninyo sa mga panay pa rin ng kaldag sa TikTok? Hello, welcome to our embalming establishment. Pero sa TikTok account na ito, ang mga tanong tungkol sa mga patay ang siyang bumubuhay. Bakit kailangan niyang biyakin? Kasi mapatigas na yung banggay at binibihisan natin siya pagkatapos si embalm. Ang ating TikTokerist kasi, isang lehitimong embalsamador, si Paolo. Hi, this is Paolo Velasquez, your resident TikTok embalmer. When I began answering questions, hindi ko na nasa napigilan. Dumami na nang dumami. Bakit kailangan pang maghintay ng matagal na oras bago balsamin yung banggay? Okay, kailangan hintayin yung pamilya.
ang mga sagot ng resident embalmer ng TikTok, hinugot niya mula sa 2 dekada niyang karanasan bilang licensed embalmer. May nakita ko mga professionals na doctors, lawyers, engineers. They're giving free advice. Sabi ko, yeah, wala pa akong nangitang embalmer na nagsishare ng profession niya. So I did yung trend na gano'n, yung taas kamay. Bata pa lang daw si Paolo. Tila kahalubilo na nila ang mga patay. Ang business kasi ng kanilang pamilya, punerarya. Makibigan ko sa school. Hindi, nagdidiri ka sa patay. Pero sabi ko, anong nakakaano sa patay? Eh, sa tingin ko, para lang naman sila ng tulog. Hindi ako natakot. And then, sabi ng embalmer, gusto mo bang ipasuot yung medyas? So, binigay sa akin yung medyas. Eh, dahil yun lang yung abot ko nun eh. So, pinasuot ko yung medyas. Doon ko na-feel yung gaano siya katigas. I found it interesting. Graduate ng kursong commerce si Paolo. Pero mas pinili raw niyang kumuha ng lisensya para maging embalsamador. Kailangan bawat punerarya sa dapat meron kang license embalmer. Yung lisensyado embalsamador namin nangamatay na. So, si Papa kasi tried to take the exam. But unfortunately, hindi niya nakuha. Dad finally said, do you want to take the exam? It's a profession that we need to study intensively. Yung result nun, okay, nag-number one tayo sa board exam. Mula noon, nag-hands-on na raw si Paolo sa kanilang family business. Meron din instances minsan, akala nila buhay pa. Every time po kasi na sinasaksakan natin yung formalin, no, meron kasing ugat na minsan hindi naaabutan. So gumagal na to twitch yung ibang mga parts ng katawan niya. Pero ang malamang, curious ang marami. Meron ba siyang makapanindig balahibong karanasan sa kanyang trabaho? Una, hindi ako naniniwala na meron. Hanggang sa some stories like for example, bigla na lang nahuhulog yung mga gamit ko. Wala namang hangin. Si mga patay naman na paglabas ko ng morgue, okay lang. Pero may ibang mga patay na paglabas mo ng morgue, hindi mo maiwasan yung pagtayo ng balahibo mo sa anit, hanggang sa batok hanggang anit eh. Siyempre yung pananampalataya. Prayer life namin, we have our facilities blessed every year. Actually, with this kind of job, may stigma yung mga tao. Ito rin yung reason kung bakit I was very open sa ating TikTok. Mawala yung takot nila, mawala yung mga taboo ideas. Oh guys, pwede na kayo magpa-reserve. Nakakatakyut man para sa ilan. Pero sa tulong ng kanilang vlogs and content, ang kanilang mga hanap patay, hanap buhay. Alive na alive! Comfortable big po kayo dyan! Thank you so much mga kapuso! Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.